Hello guys, good afternoon. Sally here on Mommy Chills Mix. Now, this time guys, magluluto po ako ng dinengdeng Bisaya version, 'di ba? So ito po guys yung mga sahog na nilagay ko, okay? So, syempre ito po yung way ng pagluluto ko. So, ito po mayroong isda. Sinalihan ko po siya ng patola, malunggay at saka ito po guys, yung pangpanakbet. Okay? So, una po, ang ginawa ko ay, of course, maglagay ng kawali, tapos naglagay ng tubig, of course. And, sumunod po, guys, ang ginawa ko po ay ihulog yung sahog. Actually, guys, wala kaming makuhang, sibuyas, kaya luya lang at saka kamatis. Okay, so ganyan lang ang ginawa ko. Tapos, hinuhulog pala muna yung mga iba't ibang gulay, no? So, pagkahulog ng iba't ibang gulay, inano ko po yan. Parang tinakpan ko siya, pinakulo ng konti. O yan, ganyan guys. Ganyan ko lang siya niluto. Tapos nilagyan ko yan ng, anong tawag dito? Nilagyan ko yan bago ng malunggay. Nilagyan ko po siya ng, ng bagoong. Okay? So yun po ang ginawa naming parang asin. So ganyan lang po siya guys niluto. So napaka-simple, no? Sa Bisaya kasi ganun lang. Ang pinagkaiba lang ay yung paglagay ng bagoong. Sa Bisaya po kasi ay asin talaga ang nilalagay. So this time po, this is my first time na magluto ng ganon. So ito na guys, nung naglagay na ako ng inihaw na bangos. Okay? So napakasarap po. Natitikman ko po kasi yung ganitong luto sa aking mga kasama sa trabaho. So nakita ko na maganda naman. So why not try it, di ba? So sinalihan ko lang ng ibang gulay kasi kung parang sinasalvage ko lang yung ibang gulay na nasa ref. At masarap din naman po. So, ayan po yung huling bahagi na po.